Ayan, kita nyo kabilaan, palay. Nulong ako, kinuwarantine yung mga kambing. Nagpaparamdam na yan, sir. Nagpaparamdam na. Doon sa mga kulungan, pinagpapatay sila lahat, 72. Dito siya binaon. Saan siya pinagpapatay? Dito na rin. Maraming mga paitae yan. Hanggang doon, kasi ito yung disinfection truck namin, ano. Ito yung pambuga. Ito yung parang ano ba yan? Yung bombero, ano. Ayan, o. Ayan, narito kami ngayon sa Mugpog, Marinduque. At ito po kuya kami nakasakay dito sa truck na buhangin. So, ito yung mga experience namin dito. So, galing kami doon, nag-inspect kami ng nag-a-apply para sa soil suitability at para sa reclassification ng lupa. Yeah. Wala muna tayo. So, yung mga kasama natin, sino kuya? Kanyada kami ng trabaho. Mga experience. Ano, no? Ayun yung mga daan namin. Wow. Ganyan naman. Kasama namin si Engineer JJ Katalongtongan. Isa siya sa mga nag-inspect sa lugar na pagawaan ng asfalto. So yung lugar dito, medyo taniman siya ng palay. So ito yung mga asfalto na binakbak. Pang tambak na siya ng lugar dito. Grabe yung kalsada rito. Talagang sobrang lubak. Sa area na to, palaya na talaga siya. Then yung bahay, yung kalsada, tinampakan lang siya. Actually, palay din yan lahat. Ayan, nakita nyo, kabilaan, palay. Kaya lang, ginawa ng kalsada sa tinampakan para makadaan doon sa gagawing planta ng asfalto. Kaya lang, syempre, dahil medyo palayan talaga, kaya maputi. Kaya ngayon, tagulang, grabe yung lugar niya. Wow! Tingnan naman, mga nakabota kami. Oops. Putik yung mga paa namin, ano, kasi doon sa pinuntahan na maputik talaga siya, matubig. Kaya yung aming mga paa, puro putik din. Ayan. So sa kasalukuyan, mag-aalas 12 na ng tanghali, ano, kaya ang tanghali ang tapat, kainitang tapat, sakay natin dito sa truck ng buhangin at ng mga panambak na lupa. Ayan. Maraos lang tayo. Buhay pa yung ating motorsiklo. Ayun pa yung ating helmet. Akala ko kasi nawala na yung helmet natin at nabangga na yung motorsiklo natin. Hindi naman pala. Okay pa. Baba na tayo. Wala. Jobs, daan-daan ha. Wop. So yun yung kalsada dito, mga ka-Onyx, no? Mula hanggang doon sa highway banda. Pa dito sobrang putik na talaga, oh. Saka yan, oh. Sobrang hirap na kalsada hanggang doon sa pinanggalingan natin. So yung mga kasama natin, nandito lang sila. So ito yung truck na sinakyan natin kanina. Yan. So dito yung kanilang pinakalugar, no? Kung saan pwede magpahinga. Ito bahay na siguro ito nung siguro mga may-ari or hindi natin alam. Katiwala siguro, no? Itong area na to. Yan. So time check. Mga nasa mag to 12 noon na.
Bukas saan naman ang schedule nyo? Dito pa rin? Dito pa rin, sir. Dito sa kabila? Doon? Isa ko din dito. So bukas ano na? Isa ko rin ito? Okay. Ano din ito? Makatiwang-wang po eh. Bawang din ako. Para talagang wala na silang masabi. Wala na talaga, sir. Para siguradong malinis talaga. Wala. Pero neto din siya. Magkanong bayad sa inyo dyan? Wala, sir. 54,000. Wala, sir. Chiceflakes pa rin, sir. Chiceflakes? May bagong hair tayo, sir. Oo nga eh. Si Ramon. Ano na yun, Ramon? Trey, nagpaparamdam na yun, sir. Nagpaparamdam na. Ano na lang? Puro to. Hi, good day and good vibes mga ka-Onyx. Andito tayo ngayon sa Santa Cruz, Marinduque, sa barangay na po. At dito tayo sa kasalukuyan kung saan pumutok ang Q fever mula sa hayop ng mga kambing. Siguro naman nabalitaan nyo yun, ano? First time in the Philippines na nagkaroon ng Q fever outbreak o Q fever disease dito sa bayan ng Santa Cruz, probinsya ng Marinduque. Actually, yung mga kambing niya, mga ka-Onyx, nanggaling yan sa USA, ano, imported yan. At nakarating dito sa Marinduque. Nung kinuwarantine na siya, ay, ayun, ayun yung nangyari. Tinest, after ng quarantine, na-detect na meron palang sakit na Q fever disease. At ang masaklap dito, mga ka-Onyx, nakakahawa sa tao ang Q fever disease. So andito tayo ngayon, nag-supervise tayo, chinect natin yung mga kulungan, yung paglilinis, cleaning and disinfection para makontain na talaga yung Q fever disease na yan at hindi na kumalat dito sa buong probinsya ng Marinduque at sa Pilipinas. Okay, ngayon ay papunta tayo kung saan dinipap, no, nilibing na yung mga kambing. Siguro mga nasa 72 Anglo-Nubian na imported from USA yung nakarating dito sa barangay na po, breeding station ng Provincial Agriculture Office at ng Provincial Veterinarian. At yung 72 na mga Anglo-Nubian imported ay dinipap, depopulation, pinatay lahat, mga ka-Onyx. Yun ang ibig sabihin, pinatay para hindi na kumalat yung mga sakit dahil wala pang sakit na Q fever dito sa Pilipinas at possible na siya yung maging umpisa nung sakit na yan. Kaya ang desisyon ng mga management dito sa probinsya ng Marinduque ay patayin lahat, no? Sayang, ang gaganda pa naman talaga ng mga imported. So magagandang lahi, mga ka-Onyx, no? So malaking tulong sana sa mga farmers dito na mapaganda yung lahi, papalaki yung mga lahi ng kanila mga kambing dito sa probinsya ng Marinduque. Pero ang masaklap, infected pala ng Q fever. Kaya walang dapat gawin kahit nakapanghinayang. So kailangan para hindi kumalat yung sakit ng Q fever, no? Kasi wala pang sakit nyan dito, mga ka-Onyx, no? Yung Q fever na yan ng mga kambing sa Pilipinas, sa USA yan ang galing, ano? At para maiwasan yung sakit, pinagpapatay lahat. Sayang, ano? Pero hindi natin dapat panghinayangan kasi nga nakakahawa pala sa tao yung Q fever disease na mula sa kambing. Biro nyo yan, nakakahawa sa tao, mga ka-Onyx, ano? So ito yung Q fever
disease ng mga kambing na yan, no? Dahil pinagpapatay sila lahat dito inilibing, mga ka-onyx. Papakita lang namin sa inyo. Medyo malayo yung ating pinanggalingan doon sa kanilang mga pen, sa mga kulungan nila. Mula doon sa mga kulungan, pinagpapatay sila lahat, 72, plus yung mga kasamang mga baka at mga ibang kambing na nandyan na mismo na hindi galing sa USA ay kasama sa mga dinipap, pinatay. Pati nga daw yung kabayo, no, na doon nakasuga, so pinatay din, dinipap. So siguro narinig nyo na yung balita na yon, kaya kahit sa ibang bansa nakarating yung balita na yun, no? Kaya yung mga taga Marinduque na taga ibang bansa, yung kaagad yung kanilang na-alarma sila, yung mga kamag-anak, mga kanilang hayupan dito ay baka magkaroon nga ng sakit din na Q fever. So dito yan binangon, mga ka-onyx, no? Yan, inukay ba yan dyan? Malalim, ano? So kasama ka ba sa nagbaon? Hindi po. Kasama ka sa nagdipap? Apo. Na-quarantine ka? Hindi po. Ah, hindi. Kinunan lang po ng dugo. Kinunan lang ng dugo. So dito siya binaon, saan siya pinagpapatay? Dito na rin. Paano siya pinatay? Yung pong ano, stun gun sa ano, sa may bato. Ah, stun gun. Yung punapok po. Okay. Anong tawag doon? Stun gun? Stun gun yata po yun. Ah, okay. So yun yung paraan para patayin yung mga kambing, no? Dito na sila pinatay. Pagkapatay, diretso na dito sa hukay. Kita nyo naman yung hukay, ano? So ano yung mga damit na yan, yung mga ginamit sa pagpatay? So, kasama po ito doon sa mga answer, eh? Yung pinaglagyan po ng mga apog. Ah, may mga apog. Okay. Tin-inumorin po dito. Ayun, yun mga ka-onyx, no? After kasi na mapatay sila, kailangan lagyan din siya ng apog. Disinfection din yung apog bago lagyan ng lupa, tapos apog, lupa. Tama ba? Apog, tapos lupa. Yun. Para hindi siya kumalat ng lubusan. Malalim ang pagkakabaon nito, no? Ay po, mas malalim pa po dun sa bako. Kahit po ano, yung bako ay pwedeng ilibing sa lalim. Ano? Kahit bako? Kayang ilibing? Opo. Ano, sobrang lalim po niya. Ah, grabe. So kahit daw bako, no, pwede nang ilibing dito sa hukay na. Ibig sabihin, sobrang lalim nung hinukay nila para paglibingan ng mga kambing, baka. Actually, yung may mga sakit lang naman is yung mga kambing galing lang sa US. Pero yung mga baka na nandyan, nakasama, ilang baka lahat yun? 7 po. 7 na baka? Maganda ang breed. Maganda po, matataba. So yun daw, no, sayang, no, magaganda at matatabang mga baka ang breed ng mga narito. Pero dahil kasama sila ng mga kambing, possible na mahawaan, kaya possible na carrier na rin ng disease. Kaya kasama na silang dinipap, stun gun din ang ginamit. Ganun din yung ating mga kabayo, yung isang kabayo, ano, na sinusuga dyan. Ayan mga ka-onyx, no, naka face mask kami para may protection tayo, no. Bagamat na disinfect na yung mga tahi ng kambing, yung mga area dito sa breeding station sa Santa Cruz, Marinduque, ay kailangan may face mask pa rin tayo para may protection tayo sa anumang diseases na maaring na narito pa, present pa dito sa lugar na to. After na malibing yung mga kambing at baka at mga kabayo dito sa lugar na to, no, sa pinakita namin sa inyo kanina, ay hindi pa rin natatapos dyan yung maaring maging cause ng pagkalat ng Q fever disease, dahil marami pa mga naiwan na tae kung saan sila inalagaan. Kaya ang nangyari, matapos siyang madipap yung mga kambing, ang sunod na ginawa, yung mga tae naman ng mga kambing na sobrang kakapal, lampas tuhod na yung kanilang mga tae na nandoon sa kanilang kulungan, na kailangan siyang mailibing dahil yung tae ng mga kambing may presence pa yun ng mga bacteria ng Q fever na possible na makahawa pa rin. Kaya after na madipap, ang sumunod na aksyon na ginawa ay cleaning and disinfection ng mga tae at saka ng mga lugar kung saan sila kinulong, para
kung ano man yung mga bacteria na naroon pa ay mamatay na talaga siya. So una, nag-disinfect muna, mga ilang disinfection siya, then saka nilinis yung mga tae, no? Kailangan i-disinfect muna yung kasi yung mga tae kasi presence pa yung bacteria. So kailangan i-disinfect muna. Pag-disinfect, patay na yung mga bacteria, and then saka siya lilinisin, papalahin, isasako, dahil sobrang dami raw talaga ng mga tae, sobra. Ang kakapal, tama ba? Apo. So kasama ka ba sa naglinis noon? Nandun po kami sir, nung nalinis po. Ah, nandun kayo. So yun, sinako, ang dami siguro mga tatlong araw din, ano? Tatlong araw doon, isinako yung mga tae. And then pagkasako, inilibing naman sa isang lugar din. Yun naman yung pupuntahan natin ngayon, ano? Kailangan mailibing din siya kasi para ma-secure na talagang wala nang spread out yung sakit na Q fever. Kasi yung mga iniwan nilang tae may presence pa yon. Bagamat na-disinfect na, pero para sigurado, para close case tayo, kailangan ilibing. Ilibing siya sa lupa din, no, na mga 6 feet ang lalim. So puntahan naman natin ngayon yung pinaglibingan ng mga sakusakong tae, ng mga kambing, para tuluyan ng hindi kumalat yung sakit na Q fever. Nakakatakot nga naman, biro mo, sa Pilipinas walang ganyan sakit, tapos biglang magkakaroon ng puputok na meron ng Q fever, makarating sa Pilipinas, dito pa sa probinsya ng Marinduque, sa bayan ng Santa Cruz. Kaya yun yung mga instance na nangyari dito, ano. So asan na ba tayo? Pupunta na tayo sa saan yung pinaglibingan ng tayo. Ang daming mga ibon, no? Mga maya. Yun, no? Saan? So ito, papunta na tayo doon sa pinaglibingan ng mga tae. So tapos na yung mga kasama natin na naglinis pa ng mga tae ng kambing doon sa area. So nagpapahinga na sila pag umuwi. Pero ito yung pinaglibingan ng mga tae ng kambing. Dito siya nilibing. Yan. Saan banda siya nilibing talaga? Dito sir, dito sir. Ah, dito sa area na to. Sa may tabon. Tapos yung may hukay pa na maliit. Doon po alagay po yung mga sunod po. Ah, yung mga natitira pang tae. Ah, okay. Doon ililibing pa yung mga nilinis nila kahapon pati ngayon na mga natitira-tira pa mga tae-tae. So doon itatapon sa maliit na butas para safe siya talaga. Mga apog pa yung mga puti-puti na yan, ano? Nilalagyan din siya ng apog para ma-disinfect talaga, hindi sumingaw yung anumang any bacteria na meron pa. So silipin ulit natin yung kulungan doon para makita natin yung mga tae. So ito yung mga kulungan ng mga kambing, ano, na dinipap. Uy. So ito yung dadaanan natin bago tayo makarating sa kulungan. Ayan. So meron ding mga irrigation dyan. So nagaling na tayo actually kanina dito, ano. Pero gusto lang naming ipakita sa inyo at gusto ko rin ulit makita yung lugar kung saan ikinulong o ikinuwarantin yung mga kambing bago sana i-disperse, bago ipamigay sa mga recipient. So dito siya kinulong, kinuwarantine dito. So mga ilang buwan din sila naka-quarantine dito bago na-detect na meron pala silang mga sakit. So dito sila lahat, yung mga kambing na yan. At meron ding baka. Saan ba nakalagay yung mga baka nila dito? Sa labas. Ah, yung baka nasa labas lang. Okay, yung baka nasa labas lang. Dito lahat nilagay yung mga kambing. Okay. So dito lahat nilagay yung 72 na kambing. Grabe, no? 72 na kambing, dito lahat nilagay. Ito mga disinfection to, tubig. Tubig na lang sa rin, mga tubig siya na ginamit para sa disinfection ng buong building. Kasama yung doon sa dulo, ano. So ngayon, naglinis sila. Kasi may mga natira pa mga tae-tae dito sa mga kanilang mga sahig nila. So may mga nakasingit pa dyan na mga tae-tae, marami dyan. Pero ito nalinis na kasi nila ito, ano, kaya wala na tayong makikita. Siguro doon sa kabila may makikita tayo.
So dyan, mula dyan mula hanggang dun, maraming mga paitae yan hanggang dun, kasi yung mga singit-singit niya. So yan, nilinis yan ng mga kasama natin hanggang dun, itong buong building na to. So ngayon natapos na nila, natapos yun na lahat, ano. So tapos na siyang linisin lahat, nawalis na, kaya wala na mga singit-singit na paitae dyan. So bukas doon naman yung gagawin ninyo sa kabila. So kaya yung mga tae nahulog na ulit dito sa baba, eto o. Yan, yun yung mga tae nahulog na ulit sa baba. Yan, nahulog na ulit sa baba yung mga tae, pero na-disinfect na yan, kaya safe naman na, ano. Maraming beses na na-disinfect yung mga yan. Yan, nahulog na sa baba yung mga tae ulit. Pero bukas ay isasako nila yan. Isasako nila yan at ililibing ulit doon sa maliit na butas na pinakita namin sa inyo, ano. Yan, kabilaan yan, nilinis na. Ito yung hindi pa nila nalilinis. Itong isang maliit na kulungan din na to. Tignan natin, makikita natin yung sa mga singit-singit niya. Marami pa mga tae-tae yan. Gaya niya, no. Kita niyo ba? Gaya nito, yan. May mga tae-tae siya sa singit. Yan, may mga tae-tae. Yan yung nililinis nila. Yung mga tae-tae na yan. Itong buong area na to. Ayan, no. Kita niyo ba na sa singit? So, nakasingit yung mga tae-tae. Yan. Yan. Yung mga yan. Yan pa yung lilinisin nila bukas, no. Yung mga tae-tae na yan, para talagang wala na matiran mga tae. At siguradong malinis na tong lugar na to. At hindi na talaga katakutan at hindi na pangambahan na muling mag-occur o mabuhay muli yung sakit na yon. Kaya yung mga singit-singit na yan ay wawalisin pa ulit bukas at babagsak yan dito. Dahil hindi pa nalilinis, pagbagsak dito ay isasako na kasama itong mga bumagsak na mga ito, tsaka doon. So yun yung gagawin bukas ng ating mga kasama para tuluyan ng malinis at matapos na yung ating duties and responsibilities dito pagdating sa Q fever disease na dala ng mga kambing dito sa probinsya ng Marinduque, sa bayan ng Santa Cruz. Ayan, ano, may mga tae-tae pang natitira. So ngayon yung mga kasama natin naglinis, ando nagpapahinga na sila, babalik sila bukas. So balik na tayo, uwi na rin tayo, ano, dahil alas, ano oras na ba? Time check ay 4:22 na. 4:22 PM, pero kami ay bibiyahe pa papunta ng Buwak, kaya ang dating namin sa Buwak siguro mga 5:30 or 6, ganoon, no. So mga isang oras hanggat isa't kalahating oras ang biyahe papunta ng Buwak, depende sa takbo. Kaya gabi na rin ang dating namin doon. So ito pa ay dadaan. Yan. Woo, exciting, delikado lang 'tong. Ilang beses na akong nadapa dito kanino. Parang ito. Yan. Oops. Mahirap. So let's go na. So nakabihis na yung mga kasama natin. Ayan sila. Kanina naka-scrub suit pa sila kung nakakita ninyo. Ngayon nakabihis na. Ready to go home na. Going to Buwak. Tara na, si Ramon. Ando na? Ha? Bakit? Pinahirapan niya yata si Ramon. Siya. Ha? Makatingin lang si Albert, kaya pala naman, ikaw pala Albert ang may kasalanan. Kaya pala ang bilis lang natapos eh. Tara. Okay, pabalik na kami ng Buwak. At bukas babalik sila, babalik kayo bukas. So tatapusin nila bukas yung trabaho pa, no, para talagang totally clean and disinfected. And then babalikan na lang namin. Mga ilang linggo pa ba tayo babalik dito? 8 weeks yan, sir. 8 weeks. Ano, kailang weeks na ba tayo? Start pala ko ngayon, pag natapos yan, isa. Itong mga PPE na gamit ng ating mga kasama, yung kanilang mga suot-suot nila, no? Ililibing din yan doon sa hukay kanina. So kung iba pang gagamitin bukas na mga PPE, para siguradong lahat ng infection tsaka spread ay hindi mangyari. Tara!
Wala na ba na iwan? Helmet. Ate naman ang Q-fever? Oo. So meron pala talagang tinamaan sa tao ng Q-fever dito? Oo. Yun, kwentuhan namin ng best ng kapon. Hindi ko lang alam sir kung dito or di ba mayroon pa sa Pampa. Pero yung friend ni Doc GM daw, sabi ni Justin, ganun ba? Hospital na ano. Pero treated naman daw pag sa tao. O treated siya pag sa tao kasi parang fever lang rin siya. Uh-huh. Pero ay, ang dinadali, yung nga po, mahirap yung kidney. Ayo. Baga. Yung dinadali. So meron na palang tinamaan daw ng Q-fever sa tao, ano. Hindi lang alam kung dito ba sa ano, possible na dito yun sa Marinduque o kung saan man dito sa ano. Kaya delikado rin talaga. Kailangan ingat. Kaya kami sir, kanina nakailang pag-tumay-tumay, tatlo. So, nakatatlong palit raw sila ng PP, ano, delikado, pumunta pa tayo dyan, baka tayo ay maawa din. Para naman tayo nag-PP. Ako ba safe ba ako? Hindi ako nagbihis, ayos lang? Ayos lang naman. Hindi naman ako humawak? Oo, wala naman yung hinawakan. Paala. Ayan mga ka-onyx, no? So ito yung mga dinadaanan natin. Yan. Ayun. So nagpapalit daw sila madalas ng glove kasi tae na hinahawakan nila, hindi nila makamot yung ulo nila, ilong nila pagka nangangati. So ito yung mga dinadaanan natin bago tayo makarating dun sa goat house kanina. Ayan. Ayan, dito tayo ngayon dadaan sa maliit na tulay, ano. May gate pala doon. Yun. Okay. Ito yung yan. So, kulong kaya ng tubig, ino. Nag-aalit sa yan, nag-iit sa talampad. Kasi parang hindi sila nakatanim na yun, nagtanim pa lang kanina. Yeah. So, maraming hirap ang dinanas ng ating mga kasama rito, no, para maisagawa yung cleaning and disinfection. Meron kasi kaming dalang backhoe. Yung bako na yun, I'm sorry, hindi bako, disinfection truck, yun yung magdi-disinfect sana ng mabilisan doon sa area kung siya ay makapasok dito. Ang problema nga ay walang madaan ng kalsada dito, kaya hindi makapasok. Kaya mano-mano ang ginawa. At power sprayer, ginamit din naman. Medyo mahirap yung naging sitwasyon para maklean and disinfect yung area. So, at least natapos na natin yung pagbabao ng tae, yung pagpatay ng mga kambing, paglibing sa kanila. So far okay naman na lahat. Okay, hanggang sa muli mga ka-onyx, sana ay may natutunan kayo at nag-enjoy sa video ng ito. Maraming salamat. Sa likod na kayo Brad? Yan, ito yung disinfection truck namin, ano. Ito yung pambuga. Ito yung parang ano ba yan, yung bombero, no? Ayan, oh. Ayan yung blower, ayan yung parang bumabaril ka ng mga ano, parang maramihan yung masisprayan, mabilis. Kasi isa siyang makina na nakalagay sa isang truck. Ayan, ito. Ito yung buong truck. Ito si Ramon, yung driver ng aming disinfection truck. Actually, hiniram lang natin yan, ano. Taga-ibang division yan. Ayos ka lang naman. Hindi ka naman nahirapan. Mag-hike ka naman. Yeah. So, siya yung nagda-drive ng disinfection truck na to para magamit. Ito yung nagsisilbing service na nila papuntang Buwak. Bagamat hindi siya nagagamit. So, nagiging service na siya para magamit. Yeah. Papunta rito. Galing Buwak, papunta rito.